bawat isa. Purihin ang Panginoon sa panibagong umaga. Pinagalaw niya po sa atin upang mag-aral ng kanyang salita. So oras po ito, bago po tayo magsimula, tayo po ay umawit sa Panginoon. The steadfast love of the Lord. Bago tuwing umaga. Hallelujah. Purihin po kayo, Panginoon. Pinatunayan ninyo, Panginoon, ang inyong pag-ibig sa pag-alay ng inyong buhay sa krus ng Kalbaryo. Mapatawad kami sa aming mga pagkakasala. Magkaroon kami ng pagkakataon na tawagin inyong mag-aanak. Salamat po sa inyo. Oras na ito, aming Ama, hiniling ko po muli na kami inyong samahan sa aming pag-aaral. Patuloy na mapalakas ng inyong mga salita. Tago niyo lamang po ako sa inyong kawalatian, Panginoon. Tanging kayo lamang, Panginoon, ang maitaas sa oras na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Purihin ng Panginoon. Gandang umaga po muli sa bawat isa. Narito po tayo muli upang mag-aral ng kanyang salita. Humihingi po ako ng paumanhin sa aking boses dahil ako ay medyo pauswa rin po hanggang ngayon. No, hindi ko naman masisi yung kam, pero maganda yung nangyari sa maganda yung ginawa ng Panginoon na sa nakaraang camp na ito nung simula nung Wednesday, kamali, ay hindi, Thursday to Saturday. Maganda yung ginawa ng Panginoon sa mga revivals. At ito nga po, medyo paus pa po hanggang ngayon.
Gayon pa man, patuloy po tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Balik po tayo sa pag-aaral natin sa Book of Psalms. Noong nakaraan ay tinalakay natin yung sa chapter 5. Ngayon naman po, punta tayo sa chapter 6. Psalms chapter 6. Verse 1 hanggang sa mga sumusunod. Babasahin ko po ito sa Tagalog, sa Ang Salita ng Diyos version. Pero may mga pagkakataon po na mabasahin natin ito sa New King James Version sa English. Sabi po dito, Salmo chapter 6, verse 1. O Panginoon, huwag niyo po akong parusahan kahit na kayo ay nagagalit sa akin. Maawa po kayo sa akin at ako'y pagalingin dahil ako'y nanghihina na. O Panginoon, ako'y labis na nababagabag. Kailan niyo po ako pagagalingin? Dinggin niyo po, gidinggin niyo ako, Panginoon, at ako'y palayain. Ligtas niyo ako sa kamatayan, alang-alang sa pag-ibig niyo sa akin. Dahil kung ako'y patay na, ay hindi na kita maaalala. Sa lugar ng mga patay ay hindi na rin ako makapagpuri pa. Ako'y pagod na sa sobrang pagdaing. Gabi-gabi, basa na ng luha ang aking unan. Dahil sa labis na pag-iyak, ang aking mga matay nagmumugto na sa kakaiyak. Dahil sa ginagawa ng lahat kong mga kaaway. Verse 8, lumayo kayo sa akin, kayong gumagawa ng kasamaan. Dahil narinig ng Panginoon ang aking pag-iyak. Verse 9, narinig niya ang paghingi ko ng tulong at sasagutin niya ang aking dalangin. Verse 10, mapapahiya at matatakot ang lahat ng aking kaaway, kaya bigla silang tatakas dahil sa sobrang kahihiyan. So, ang chapter na ito ng Psalms, the chapter 6, ay sinulat pa rin ni David, no? Pero hindi alam kung ano bang sitwasyon sa buhay niya itong tagpong ito, kung ano ba, saan bang sitwasyon nakaakibat yung ano ba yung tungkol ba saan sa buhay, parte ng buhay ni David yung chapter na ito. Pero isang sigurado, siya ay nasa karamdaman, no? Marahil ay meron siyang nararamdaman na sakit, no? At sa English nga, sa chapter 6 verse 1, O Lord, do not rebuke me in anger, nor chasten me with your hot displeasure. Hindi alam kung saan pagkakataon ito ng buhay ni David, pero alam niya na dahil sa kasalanan, nasa under rebuke siya ng Panginoon. At hinihiling niya nga na sa verse 1 na pag-aangin yung kanyang, o kaya wag na siyang parusahan ng Panginoon. May pagkakataon pa nga na yung Psalms chapter 6 ay inaawit ng ibang mga early church tuwing Ash Wednesday. Kaya 40 days bago ang Resurrection Sunday. Pupunta na po tayo dito sa verse 1 muli. Sabi dito, O Panginoon, huwag niyo akong parusahan kahit na kayo ay nagagalit sa akin. Sa English, O Lord, do not rebuke me in your anger, nor chasten me in your hot displeasure. No, marahil raw si David ay nasa kasalanan, no, at humihingi siya ng tawad sa Panginoon at nakikiusap siya na alisin na, no, huwag na siyang abutan pa ng pagtutuwid ng Panginoon. Pero may mga pagkakataon na naniniwala tayo na tinutuwid tayo ng Panginoon kapag tayo ay nagkakasala. At may mga pagkakataon nga talaga na naranasan natin yung bagay na ito. Minsan nagtatanong tayo bakit dumadating yung mga ganitong mga mahirap na sitwasyon o mga pagsubok sa buhay natin o mga bad days sa ating buhay at inaakala natin to na gawa ng Panginoon. Pero hindi natin alam ito ay kaya natin nararanasan yung bagay na ito dahil tinutuwid talaga tayo ng Panginoon. Hindi ito kasalanan ng Diyos, kasalanan natin.
ngayon pa man para ito sa ating ikabubuti. Sa verse 2, maawa po kayo sa akin at ako'y pagalingin dahil ako'y nanghihina na. Verse 3, O Panginoon, ako'y labis na nababagabag, kailan niyo po ako pagagalingin? So, naramdaman na ni David na siya ay under chastisement o nasa panahon ng pagtutuwid ng Panginoon. At iniiling niya na, Panginoon, pagliin niyo na lang itong binigay niya, pagtutuwid niyo sa akin. Oo, alam niya na siya ay tinutuwid ng Panginoon marahil nga sa pamamagitan ng pagbibigay ng sakit. Pero inihiling niya sa Panginoon with humility na, Panginoon, paikliin niyo na lang po itong paikliin niyo na lang po itong pagtutuwid sa akin. Naalala ko, nung ko ay one time masakit ang aking ulo. Kasi may pagkakataon kaya nakakaranas tayo ng sakit dahil din sa ating kapabayaan. At ang aking prinsipyo ay ganito, pag nagkasakit ako at alam ko sa kapabayaan ko, hindi ko na pinagpe-pray, tinatanggap ko na lang. Hindi ko na pinagpe-pray na mawala. At one time, sinabi sa akin ng aking asawa, nung masakit ang aking ulo, sabi niya, ba't di mo pinagpe-pray? At nabanggit ko nga, sabi ko, kasalanan ko naman to, kaya ba't masakit yung ulo ko At sabi niya, ganun ba ang Panginoon? Di ba maawain ng Panginoon? Di ba pwedeng ipag-pray sa kanya na mawala na yung sakit mo? Ng ulo? At yun nga, sabi ko, maawain nga pala ang Panginoon. Mahabagi naman ang Diyos. At kung kalooban niya na mawala yung sakit ng ulo ko, kahit ako ipasaway, aalisin niya nga. At si David, knowing that God is merciful at siya ay mahabagin, ay humihiling siya sa Panginoon na mapaikli yung pagtutuwid sa kanya. But still, hindi natin alam kung naisagot nga ba ng Panginoon ito. Sa English, hayaan niyo pong basahin ko po sa English muli, yung verse 2 to 3. Have mercy on me, O Lord, for I am weak. O Lord, heal me, for my bones are troubled. My soul also is greatly troubled. But you, O Lord, how long? Ngayon, pupunta na tayo sa verse 4 hanggang 5. Ningin niyo ako, Panginoon, at ako'y palayain. Iligtas niyo ako sa kamatayan, alang-alang sa pag-ibig niyo sa akin. Dahil kung ako'y patay na, ay hindi na kita maalala. Sa lugar ng mga patay, ay hindi na rin ako makapagpuri pa. Ngayon, sa kanyang pag-agonize. Sa kanyang pinagdadaanan si David ay in agony na siya dahil sa kanyang kahirapan. Meron siya nabanggit dito na marahil ay magbigay ng question mark sa atin. Dahil siya ay takot na mamatay at agonizing na siya. Talagang Tagalog ng agonizing? Talagang hirap na sa kanyang pinagdadaanan. Nakapagbanggit siya ng mga ganitong salita. At nabanggit niya nga dito na dinggin na siya. Panginoon, dinggin niyo na ako kasi pag namatay na ako, hindi ko na kayo, baka hindi ko na kayo maalala. Baka di na rin ako makapag-uri. Tandaan po natin na sa ang Old Testament ay shadow of the things sa New Testament. Isang hindi ganun kalinaw yung katotohanan patungkol sa susunod na buhay. Kaya si David, he is uncertain. At from his uncertainty, ay nababanggit niya yung mga ganitong salita. Dagdag mo pa yung pagiging in agony niya. Ngayon, hindi natin masisisi si David. Pero pagpatak ng New Testament, nung dumating na ang Panginoong Jesus dito sa lupa, nagkaroon ng linaw patungkol sa mga susunod na life after death. Nagkaroon na ng linaw. Sa 2 Timothy chapter 1 verse 10, buksan na lang po natin ito. 2 Timothy chapter 1 verse 10. Kalawang Timoteo chapter 1
verse 10. Ay po dito. Ngunit nahayag lang ito nang dumating si Kristo na si Kristo Jesus na ating tagapagligtas. Tinanggalan niya ng kapangyarihan ng kamatayan at ipinahayag sa atin ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng magandang balita. Lalo na nung ang Panginoon ay nabuhay muli, mas lalong nabigyan linaw ang kapangyarihan ay ang katotohanan ng buhay pagkatapos ng kamatayan. At naging plain, no? Naging plain na sa isipan natin yung katotohanan patungkol doon, lalo na nung dumating ang Panginoong Jesus dito sa lupa. Pero nung panahon ng lumang tipan, it was murky, hindi ganun kalinaw. And they were uncertain, lalo na si David. They were uncertain, he was uncertain, kaya nga nababanggit niya yung ganitong salita. Meron pang instances sa Biblia, sa Job, si Job. Pagbabasahin natin ito, makikita natin na parang ang titindi naman ang salita ni ano ni Job. Bakit ba ganun na siya magsalita? He was also agonizing nung panahon na ito. Nung panahon na siya ay sinusubok ng kaaway, nag-agonize din siya. Kaya nagbibitaw siya ng mga salita na parang unusual ata para sa isang mananampalataya. Bukod pa doon, nandun pa nga siya sa Old Testament na hindi pa ganun kalinaw yung ibang mga bagay. So, hindi porkit ganito yung nabanggit ni David, ay ganun ito na yung katotohanan na pagkatapos ng mamatay siya ay hindi niya na maaalala ang Panginoon na ganun yung mangyayari. Na pag namatay na pala tayo, hindi natin maaalala ang Diyos o kaya ay hindi na tayo makapagpuri sa Kanya. Naintindihan po ba? Ngayon po, sa verse 6, hanggang verse 7. Sabi dito, ako'y pagod na sa sobrang pagdaing. Gabi-gabi, basa na ng luha ang aking unan dahil sa labis na pag-iyak. Ang aking mga matay namumugto na sa kaiiyak dahil sa ginagawa ng lahat kong mga kaaway. Sa English, sabi po dito, I am weary with my groaning. All night I make my bed swim. I drench my couch with my tears. My eye wastes away because of grief. It grows old because of my enemies. Teka lang, yan na naman, Pastor. Parang OA naman ni David dito. Ang tawag po sa ganyang pagsulat ay poetic exaggeration. No, exaggerated lang. Pero we understand yung sitwasyon ni David. Pero sa pagkasulat nito, medyo poetic pero exaggerated. We should not take it to the literal, no, dahil poetic lang ito. Mga kapatid, nasa ano po tayo? Nasa Psalms. At yung Psalms ay kabilang sa mga poetical books. So, hindi dapat tayo magtaka kapag nakabasa tayo sa Psalm ng mga ganitong wordplay o kaya ganitong mga sentences. Because poetical po ito and they have the freedom to exaggerate it para maintindihan natin ang lubusan yung kalagayan ng writer. Mas malala pa nga yung yung translation sa English, no. All night I make my bed swim. Hindi naman ibig sabihin no na nasa pool yung kama ni David at puno, sabi niya, I drench my couch with my tears. So, talagang basang-basa na yung unan, kakaiyak. Pero we understand the situation. Naintindihan natin yung kalagayan na kung saan naroroon si David. Talagang iyak na siya. Iyak na iyak na siya sa kanyang nararanasan at hirap na hirap na rin siya. But given na nasa poetical books, no, he has the freedom, lalo na sa pagsulat ng kanta. No? Sa pagsulat ng kanta, hindi naman kailangan palaging literal. There must be something, poetical exaggeration o kaya symbolical sentences na nagpapakita ng emosyon ng kanta. Ganon din po dito sa Salmo. So, yung nababanggit dito ni David na chapter verse 6 to 7, poetical exaggeration lang po yun. Hindi ito talaga literal. No? So, next po, sa verse 8, Lumayo kayo sa akin, kayong gumagawa ng kasamaan, dahil narinig ng Panginoon ang aking pag-iyak. Marahil raw, no, yung kasalanan na nagdala sa
kay David sa pagkakataong ito ng pagtutuwid ng Panginoon ay pakikiisa sa mga makasalanan. Marahil lang po ah, dahil sinabi ni David dito na pinapalayo niya yung lahat ng mga gumagawa ng mali. Lumayo kayo sa akin, ng mga gumagawa ng kasamaan. Marahil daw ay merong nakasama siya sa isang grupo ng makasalanan, no? At kaya siya tinutubid ng Panginoon sa pagkakataong ito, hindi po natin alam. Pero sabi niya dito, lumayo kayo sa akin, gumagawa ng kasamaan, dahil narinig ng Panginoon ng aking pag-iyak. Verse 9, narinig niya ang paghingi ko ng tulong at sasagutin niya ang aking dalangin. Verse 10, mapapahiya at matatakot ang lahat ng aking kaaway, kaya bigla silang tatakas dahil sa sobrang kahiyan. Ngayon, simula verse 1 hanggang verse 7, we can see the agonizing situation of David. Makita natin, no, pag yung lahat ng intindi ng kanyang emosyon sa nararanasan niya. The period of fear and despair. Makita natin, mababasa natin ito sa verse 1 hanggang 7. Pero sa kabila ng kanyang nararanasan, pagtutuwid ng Panginoon sa kanya, marahil ay sa pamamagitan ng sakit, no, sa kabila ng lahat ng iyon, sa verse 8 to 10, no, naresolba niya pa rin, he concluded na ililigtas siya ng Panginoon. Itatawid siya ng Panginoon. Alam niya pa rin na pinakinggan siya ng Panginoon. Kaya ngayon, sabi niya sa mga kaaway, lumayo kayo sa akin, mga gumagawa ng kasamaan. Dahil napakinggan ako, narinig ng Panginoon ng aking pag-iyak. Mga kapatid, kahit tayo ay nasa pagtutuwid, no, oo, pinapatawad tayo ng Panginoon sa ating mga pagkakasala. Hindi rin natin maiiwasan ang pagtutuwid. Pero huwag nating kalimutan na tayo ay napapakinggan pa rin ng Panginoon. Naririnig pa rin tayo ng Panginoon. Pero kung tayo ay nagkasala, hindi humingi ng pagsisisi sa Panginoon, hindi tayo nagsisisi sa ating mga kasalanan, no, dun, mas hindi mapapakinggan. Yes, he can hear it, pero hindi niya sasagutin ito. Dahil ang buhay natin ay nasa kasalanan. Pero kung tayo ay lalapit sa Panginoon, humingi ng tawad, papatawarin niya tayo, pero matatanggap pa rin natin yung pagtutuwid ng Diyos. Pero huwag nating isipin na kahit nasa pagtutuwid tayo, ay kinalimutan tayo ng Panginoon. Huwag po nating isipin iyon, na parang kinalimutan tayo ng Panginoon nung tayo ay tinutuwid niya. Mahina. Isang araw, naglumapit sa akin at meron daw siyang kinorek patungkol sa 7 last words. Sabi niya dun sa kinorek, yung kinorek, ito ang paniniwala, no, na nung sinabi ng Panginoong Hesus na bakit niyo po ako pinabayaan, sabi, ang ginawa daw ng Diyos Ama ay tumalikod, no, hindi niya tinignan. Nang literal na pinabayaan, pero hindi, alam ng Panginoon iyon. Kaya ang ginagawa ng Panginoong Hesus iyon, ay yun na yung talagang siya na yung handog para sa lahat ng mga pagkakasala natin. No, so God sees, God's here, God hears, no, our prayers. Pero kung tayo ay nasa kasalanan, no, he can see, he can hear it. Mapapakinggan natin ito. Mapapakinggan niya ito, pero he will not give an answer. Naintindihan po ba? Kapag may kasalanan sa ating buhay at tayo ay lumalapit sa Panginoon, no, talagang hindi niya ito basta-basta bibigyan ng tugon. Ngayon, balik po tayo kay David. No, despite his agonizing fear in his life, sa kabila ng kanyang pagiging balisa sa kanyang kalagayan, nasa loob siya ng pagtutuwid ng Panginoon, no, he still believes that God's hear him. Naniniwala pa rin siya na pinakikinggan siya ng, napakinggan siya ng Panginoon, and it's true. We can request to God na paikliin yung pagtutuwid ng Panginoon sa atin. No, it's not bad, di naman yun masama. Pero nasa sa Panginoon pa rin kung kailan niya tatapusin
yung kanyang pagtutuwi sa atin. But the truth is, God can still hear. Napapakinggan pa rin tayo ng Panginoon. He always know what our prayer is. And He knows when to respond. Alam niya kung kailan siya sasagot o tutugon sa ating panalangin. So, mga kapatid, tandaan po natin, no, hindi natin pwedeng maiwasan yung pagtutuwid ng Panginoon. No. Kahit na humingi tayo ng kapatawaran sa Panginoon, may pagkakataon pa rin na mararanasan natin yung kanyang pagtutuwid. No. Pero hindi naman ibig sabihin na hindi na tayo papakinggan ng Panginoon. No, God can still hear us. Napapakinggan pa rin ng Panginoon ang ating mga panalangin. But He knows when to respond. He knows when to respond. Alam niya kung kailan siya tutugon. Hallelujah. Naintindihan po ba mga kapatid? So yun ang buong chapter 6 ng Psalms. Hindi natin alam kung anong pagkakataon nito ng sa buhay ni David. Pero alam natin yung kanyang emosyon nung panahon na ito. At naintindihan rin natin, naintindihan ko rin kung bakit ito kinakanta ng early church nung pagpanahon ng Ash Wednesday o kaya panahon na before ng celebration ng Easter Sunday. Dahil medyo repentant, sabi sa ibang nabasa ko, medyo tungkol sa repentance ito, repetitive yung salmo na ito kaya inaawit. At marami pa itong katulad na madadaanan pa natin sa iba pang mga chapters. Pero gayon pa yan mga kapatid, no, sa kabila ng pagtutuwid ng Panginoon sa atin, no, naririyan pa rin siya at nakikinig. But He knows when to respond. Kahit na matindi yung ating pinagdadaanan, kahit matindi yung pagtutuwid ng Panginoon sa atin. Ang Panginoon, sa panahon ni Job, nung naranasan niya na yung paggawa ni Satanas, hindi naman din agad-agad, wala namang kasalanan si Job, alam po natin yun. Wala naman siyang kasalanan, hindi naman din sa kasalanan kaya na natanggap yung ganong pagsubok. Pero kahit nandun sa gitna ng paghihirap si Job, yung pagsusubok ng kaaway sa kanya, hindi God was silent. He was not, hindi siya basta-basta kumilos, hindi siya basta-basta tumugon. Yun pala, mayroon palang gustong ituro ang Panginoon sa kanya. At makikita natin yan sa mga huling chapters. At nung naituro na iyan ng Panginoon, dun lang naranasan ni Job na makalaya. Dun sa pagsubok na naramdaman niya. Mga kapatid, hindi late ang Panginoon sa pagtugon. He will never be late. He will be always on time. On time. Marahil yung ibang mga tugon niya sa naranasan natin ay sobrang aga. Minsan naisip natin ay sobrang late. Pero no. His response is on time. And He knows. Inuulit ko po mga kapatid. He knows when to respond. And that knowledge when to respond is the perfect timing for His response to our prayers. Amen po ba? Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Salamat nga talaga po sa Panginoon kasi meron tayong Diyos na tumutugon talaga sa ating panalangin. Hindi man natin agad natatanggap yung pagtugon na ito, but we will surely receive a response from God when we lay down humbly all our prayers to Him. So tayo po lahat ay manalangin. Hallelujah. Aming Ama, salamat po sa gabing, sa umagang ito. Salamat po, Panginoon. Ngayon pa lang, Panginoon, salamat po sa mga pagtutuwid na binibigay niyo po sa amin. Ito hindi niyo binibigay dahil sa inyong galit. Ito'y binibigay ninyo, Panginoon, para kami ay matuto. Para hindi nabalikan muli ang mga pagkakasalang iyon. At para mas tumibay kami sa pananampalataya at maituwid kami. Maraming salamat po. Tulungan niyo po kami na kapag kami ay darating sa
pagtutuwid ninyo ay hindi kami magkaroon ng sama ng loob o kaya ay pagtatanong sa inyo, kundi maging mapagpakumbaba kami na tanggapin ito at manalangin sa inyo, lumapit sa inyo upang mas maituwid at matuto sa mga bagay na ito. Maraming salamat po sa inyo, Panginoon. Niling ko po, Panginoon, na inyong mensahe ay magrema pa sa lahat na nakikinig at patuloy na maintindihan namin ang bagay na ito, ang inyong mensahe. Salamat po sa inyo, Panginoon. Salamat po na meron kaming Diyos na nagmamahal, handang tuwirin ang kanyang mga anak upang matuto para sa ikabubuti. Hallelujah. Maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat po sa inyo, Panginoon. Niling ko po, Panginoon, na pagpalain niyo po ang bawat isang narito. Marahil yung iba sa amin dito ay nandun din sa kalagayan na pagtutuwid ninyo. Niling ko po, Panginoon, kung sila ay nakaranas ng panlulumo, panghihina, habang sila ay tinutuwid ninyo. Lord, maunawaan po nila yung dahilan bakit nila nararanasan yung bagay na ito. At kapag sila ay nakaunawa na, naunawaan na yung bagay na ito, Panginoon, manumbalik ang kanilang kasiglahan dahil alam nila na minamahal nyo sila, Panginoon. Iniibig nyo po sila, Panginoon. Kaya nyo sila pinaparana sa mga ganitong pagtutuwid. Maraming salamat po sa inyo. Hallelujah. Sumagana nawa ang kapayapaan ninyo sa bawat isa. Ang pag-ibig ninyo ay sumagana rin, Panginoon. Patuloy na patuloy kaming maglingkod sa inyo, Panginoon, at manampalataya po sa inyo. Salamat po sa inyo, aming Ama, sa oras na ito. Sa inyo po ang lahat ng papuri at pasasalamat. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. God bless po sa bawat isa. Tunay nga na ang Diyos natin ay mahabagin at mapagmahal. Kaya lumapit tayo palagi sa Panginoon. Hanggang dito na lamang po tayo. Purihin po ang Panginoon. God bless po sa inyo. San man po kayo naroroon, kasama natin ang Diyos. Binabati ko po ang lahat ng nakikinig sa ibang bansa. Ganon din po dito sa Pilipinas. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Nawa ay makabalik na rin po ako sa ibang mga international churches natin na makapag-mission na muli. Ngayon pa man, patuloy tayo sa maglingkod sa Panginoon kahit nasaan tayong lugar at ano man ang ating kalagayan. God bless po sa bawat isa. To God be all the glory. God bless po.